Good evening, guys. So, ako nga pala si Luigi Dauden, Dauds. And this is my first vlog actually. So, hindi ako masyadong, you know, mahilig sa pag-edit ng vlogs or, you know, yung may mga intro-intro pa, outro or what. Gusto ko straight to the point. Yung tipong magsasalita na ako, yung rekta na. Wala nang paligoy-ligoy. So, yung mga topic na papag-usapan ko ngayon is, syempre, una, paano ako nag-record ng kanta? Anong ginagamit ko, di ba? Anong mic gamit ko, anong app gamit ko, anong room gamit ko. Number two, yung mga influential na artists, you know, the songs and artists I've been listening to growing up, you know, hanggang ngayon, hanggang today. And number three, ano yung mga future plans ko, syempre, when it comes to songwriting. So, dun tayo sa paano ako nag-record. Actually, I only use Apple earphones. Tapos, I only use my phone, syempre, iPhone. And I use GarageBand. So, ang ginagawa ko lang, pag ano kasi, maglalatag ako ng beat sa GarageBand, record, unang track, yung first part ng kanta, first verse or first line. Sa first line pa lang, ititimpla ko na yung treble at reverb, tataasan ko parehas hanggat makuha ko yung sound na gusto ko na medyo clean. Tapos after that, I just duplicate the track like 10 times. Then that's where I lay down all my, you know, all my lines. Then para syempre, para ma-check ko kung maganda quality talaga, una earphones, saksak earphones, kung maganda quality pasado, edi okay. Tapos second, tanggal earphones, pinapakinggan ko sa speaker mismo ng phone ko. Tapos third, pinapakinggan ko naman sa radio ng car kung maganda yung quality sa speaker, yung bayo, 'di ba, yung clarity, everything. And when everything, you know, sounds good, ina-upload ko na sa SoundCloud. Next, I forgot to mention nga pala on, you know, how I started rapping. So, ayun, isisingit ko lang rin yun. I started rapping grade 12. May time na gusto ko lang mag-try gumawa ng bastos na kanta. So I wrote Fridays. You know, yung laman ng kantang yon is talking about a girl na taga Beda, morena ng taga Beda Alabang. Pero hanggang ngayon wala pang nakakilala doon. Kasi, you know, I don't know. Maraming nanguhula kung sino yun, pero hindi sila tama. And anyway, that was the past na kasi. So, you know, nagbago na ako ngayon kahit papaano. So, ayun, basta yung lyrics niya tungkol sa, you know, pambababae, chicks, sa alak, lahat ng mga bisyong masasama, kinumpile ko sa isang kanta. Tapos, nag-click ka agad. Sabi ko, okay ito ha, ang sarap gumawa ng mga bastos na kanta kasi ang laki ng fanbase. Lalo na yung mga taga-Beda, taga-Siton, taga-SFAC, taga-Perps, ang dami talaga. Then, there was one time rin na gumawa ako ng kanta using the beat of Notorious B.I.G. Instrumental siya, yung Big Papa. Tapos, you know, sinulatan ko ng lyrics, windows down, nakaplay ang aking CD, kasama mga homie, papunta kami ng Didi. Tapos, ayun, I decided, paano kung isali ko yung best friend ko dito sa kantang to? Idamay ko. Si Marito Gamboa, shoutout sa'yo bro, I miss you. No homo. Tapos, ayun, naalala ko, record pa namin sa CR ni Hasan yon. Imagine mo, habang tumatae si Marito, gumawa kami ng kanta, ang ganda ng tunog. Hindi siya nagmamayabang, pero nagagandahan ako sa tunog eh. Solid, pating delivery niya, nagulat ako, sabi ko, pucha, may talent ka rin pala. Hindi mo sinabi sa akin. Tapos ayun, nag-click ulit. Hanggat yung Fridays, umagat na ng 10,000 plays, yung 24, umabot ng 5,000, ganon. So, I was really overwhelmed sa dami ng plays. So, you know, I decided to make it a habit na gagawa ako ng mga bastos na kanta tungkol sa babae, iba-ibang topic, tungkol sa bra, sa chikinini. I mean, you know, those are all, you know, in the past na. Diba? Kasi, syempre, age ko lang 18. I was turning 19 and kakahiwalay ko lang sa last girlfriend ko, which is, you know, now my baby mama. So, I really wanted to explore. Diba? It's part of growing up, but not all guys should go through it kasi, 'di ba? May mga lalaki pa naman diyan na matitino na hindi naman mahilig,
you know, sa anak or mambabae, ganun. They don't go through that. There are really people like that. And, you know, I saludo ko sa kanila. So, ayun. I started releasing more Bastos songs and hanggat umabot sa point na nagkaka-reality check na ako. Ang dami kong backlash na natatanggap sa Twitter na this guy loves objectifying women. This guy always talks about drinking liquor and what sa mga kanta niya, which is naisip kong mali na eh, kasi Kristiyano ako eh. I'm a born again Christian, I'm proud. Diba? And it's not something I should continue to be doing if I was a Christian. Yung paggawa ng mga bastos na kanta. Diba? So, ayun. Hanggang dumating na sa point na I got a call from my mom. I was with sila marito noon. Nasa ATC ata kami noon. Tumawag siya. Parang nanginginig sa galit or sa takot. She was really traumatized when she heard my SoundCloud kasi puro bastos na kanta. Ang dami yung mga Morena vibe na rinig niya. Yung Fridays, 24, yung 69% bastos, narinig niya lahat yun. Pero, sabi ko, oh no, like, nalaman ni mommy, like, alam mo yung maski ako na nakonsensya ng sobra kasi babae nanay ko. Tapos ganun yung mga content ng kanta ko. Sabi ko, shit. So ayun, I decided to delete it na. Hindi naman sa nakikinig ko sa, you know, hindi naman ako sa mama's boy ako kaya ako ginawa yung dinelete ko sa SoundCloud yung mga kanta ko. It's just, you know, standing up for myself as a man na magkakaroon na ng anak at that time. I didn't want my, you know, son to see my music as bastos and I didn't want him to, you know, to admire me as a rapper or what na puro bastos yung mga content. So from that moment on, I decided to, you know, shift my mindset, you know, stop releasing songs muna. Tapos nag-practice ako gumawa ng mga kanta na very minimal yung mura, very minimal yung kabastusan, hanggat sa nasanay na ako. And that brings us to my songs today, which is yung mga re-release ko recently, which is Siete Kaliwa, ano pa ba? Polo at Versace. Tapos yung ano pa ba? So Banidoso. And Dear Baby Mama, 1999 Labrusca. Kasi recently yung mga laman ng kanta ko, it's either ano, nagyayabang lang ako sa itsura ko, ganun. I mean, it's better than, you know, objectifying women, di ba? Kasi tas ayun, yung Dear Baby Mama was one of the realest songs I ever wrote kasi tungkol sa baby mama ko yun ngayon, di ba? Hindi we're not in a relationship now. Pero it's all good naman kasi I get to see my son, you know, I get to spend time with my son, I support my son, and you know, that's all a man can ask for. I mean, a man like me can ask for, di ba? Ayoko rin ipilit yung sarili ko sa side ng ex ko. Kasi syempre, you know, she's entitled to her own life, di ba? Ayoko siyang ipilit, di ba? So, okay na ako dun. So, yung kantang yon, it just tells a story about our past, how we met, nung na yung nagkaroon na siya ng baby, ganun. Hanggang ngayon. So, kunento ko yun sa kanta. And, sa mga ibang kanta naman, yung mga Siete Kaliwa, Polo at Versace, yung mga 1999 Labrusca, usually, mga reference ko dun is tungkol sa mga daily na gawain or weekly, which is, yun nga, like, tumatambay kami sa garage ng friend ko, si Janay Sia Gonzalez, shout out. Tumatambay kami, like, wholesome naman yung tambay namin, di ba, like, lahat kami andun yung mga kotse naming pormado and all, tapos mga car meet ganun sa Evia. Those are just some, you know, some of the lines I use in my songs kasi I find it better in a way kasi totoo lahat ng sinasabi ko. Imbis na syempre nakamukha ako si Tony Labrusca, eh kung naniniwala kayo doon, 'di ba? Thank you. Pero ayun. Tas yung isang reference ko lagi is kahawig ni Tony Labrusca, ganun. Kasi si Tony Labrusca talaga yung pinaka-idol ko. Hindi naman idol. I mean, it's not that I'm gay or anything, pero siya yung pinaka
parang malakas dating na, you know, hindi naman sobrang sikat na artista, pero artista na ano, ang ganda ng gilay niya eh, sobra. Hindi ako bading uulitin ko. Marunong na ako mag-appreciate ng itsura ng lalaki, tapos kino-compare ko sa itsura ko na kunyari magkahawig kami. Anyway, punta tayo sa mga artists that I grew up listening to, yung mga ang laki ng influence sa akin until today. So, una syempre, hindi naman rap artist to ah, yung mga babanggitin ko. Syempre sila Babyface, sila Boyz II Men, sila 112, sila Mark Dorsey, and Brian McKnight. Ah, I can't emphasize this more. Si Brian McKnight ngayon yung pinaka-respetado kong tao sa buong mundo. I'm an artist. Tapos, sino pa ba yung mga, ano, yun, yung mga 80s, yung sila Toto, sila Mike Francis, and Fralipo Lippi, diba? Those are the songs that, you know, I grew up listening to rin. Ang laki ng influence ng dad ko kasi sa taste ng music eh. When it comes to mga love song, mga ballad. Tapos yung mga 80s naman galing sa mga tito ko, kay si tito kong Tito Chiki, ganun. Yung mga 80s na tugtugan galing sa kanya. Doon ako na ano, doon ako na influence. Lipat naman tayo sa mga influential rappers. So ang pinaka-influential na local rapper, iisa lang, si Bugoy na Koy-Koy para sa akin ah. Kasi yung flow niya, yung style, yung dating, yung swag, ibe. Complete package si Bugoy, pre. I mean, hindi naman siya nagarap ng mga multi, ba? I mean, hindi naman siya like nagmamumble rap, which is good. Ano siya eh, talagang unique yung style niya. Parang storytelling lahat ng mga kanta niya. And they're all true, 'di ba? May lesson rin yung mga kanta niya, may mga message, sobrang lalim. It's all about earning money, ganon, and all people respecting him, which is, you know, which is something I look up to rin. So shout out sa iyo, Bugoy, napaka talented. I can't emphasize this more, talented rapper. So, you know, keep it up, you know. Tapos doon naman tayo sa ano, sa mga international rappers na lagi kong pinapakinggan, which is sila Too Short, diba? Si Too Short, idol ko yun. Tapos sino pa ba? Syempre hindi mawawala sila Biggie Smalls, sila Tupac. Syempre, if you like rap, imposible hindi mo gusto si Tupac or Biggie Smalls, you know, based on my observation lang ah. And now let's talk about yung plano ko sa future when it comes to, you know, the music industry and, you know, songwriting, recording. I actually signed with Viva Records last year, so that's a good thing, di ba? Blessing yun para sa akin. Pero syempre, recently I've been busy rin with school, and you know, daming schoolworks, and wala pa sa utak ko nun, nung pumirma ako, na wala pa sa mindset ko na, ay, kailangan ko kumilos kagad. Hindi, medyo naging kampante pa ako. Pero syempre, when, you know, tumatanda na yun ako eh, dumadami mga needs niya, inisip ko na, kailangan ko na magsipag. Hindi na pwedeng ano, God gave me, you know, Viva Records, you know, He brought me to Viva Records, di ba? I have to make the most out of it. So, ayun. So, you know, I'm currently working on something now. Tapos, ang pinakahabol kong sound ngayon, kung familiar kayo sa Bad Boy Records, nila P. Diddy Puff Daddy, di ba? East Coast yon, yung panahon ng East Coast versus West Coast, ganun. Tapos sa West Coast naman, gusto ko G-Funk. Yun yung hinahabol kong sound ngayon. G-Funk, tapos yung sila Puff Daddy, yung Bad Boy Records, sila Mazay, sila Notorious B.I.G., sila 112. Solid kasi. They're like, ano, very, very inspirational sa akin. Kasi yung tunog nila, hindi lang pang gangsta rap eh. Alam yung tipong soul music, soul na R&B. Parang yung juice ni Notorious B.I.G., di ba? Nag-rap siya nun, pero yung background, yung juice, di ba? Sobrang soulful ng ano, mismong tunog. At yun yung habol kong tunog ngayon, hindi puro parang mumble rap, 'di ba? I mean ako ah, to be honest, nakikinig ko ng mumble rap eh. No doubt, I love mumble rap. Sila Lil Uzi Vert, sila, I mean, I don't wanna judge them and call them mumble rappers, pero that's how people see them kasi sila Playboi Carti. Yun yung mga idol ko. Kasi syempre sa, you know,
sa generation ngayon, sa generation natin, mga bagets, ang habol nating sound, syempre, mga auto-tune, ganon, di ba? I mean, all people are entitled to their own opinions when it comes to music. Ang daming genre na ngayon, ang dami, may mga mumble rappers tayo, may mga lyrical rappers, or whatever you call them. There are so many subcategories rin ng mga genre. Pero, para sa akin, that's what makes music, that's what makes the music industry amazing. Napaka-versatile ng mga tao ngayon. Diba? Lalo na sila, no? Shoutout ko na rin sila, Raph Davis, ganun, diba? Sila, you know, sila Nick Makino, sila King Prom D, you know, siyempre si King Prom D is getting a lot of hate now, diba? Pero, siyempre, whatever he does, whatever they do, sila kasi yung mga, ano eh, sila kasi yung mga patok ngayon eh, sa mga Pinoy, siyempre. Hindi sa lahat, pero sa mga kakilala ko. I mean, para sa akin, whatever you're doing, diba? As long as wala kang tinatapakang tao, okay na yun, just keep on continue what you're doing. If that's what makes you happy, di ba? I mean, kung yun talaga yung habol mo, ha? Yung kasiyahan mo. Whenever you make music, I mean, just continue doing it. You know, syempre, hindi mo iiwasan yung mga haters and all. Maski ako, sobrang dami kong haters, eh. Pero, syempre, just, you know, just do you. Yeah, you have to just, you know, keep on doing what you love. Kasi that's the beauty of music, eh. Diba? You'll get a lot of backlash, you'll get a lot of love. Pero in the end of the day, you made a beautiful song. Diba? That's about it. So, ayun, that's, you know, ang dal-dal ko na. Kung napapansin nyo, namumula na yung ilong ko kasi may allergic rhinitis ako. Every time I talk too much or ina-allergy ako, nakangati yung ilong ko. Ang dami nakakapansin nun, lalo yung mga tropa ko. Lalo na si Das. Diba? Shoutout sa'yo, Das. Ikaw yung pinakauna atang nakapansin na kinakamot ko lagi ilong ko pag kumakanta. Kasi whenever I talk, I exert effort, nagkaka-allergy ako sa ilong. Which is a bad habit. I have to stop doing it. Or maybe, you know, take Claritin or whatever. So anyway, sa mga next, you know, yung mga next uploads ko YouTube, will be song covers, full song covers na hindi nabitin, na puro intro lang. Tapos yung mga ibang kanta ko, i-release ko doon. And yung mga vlogs, whenever I feel like doing a vlog. Tapos, after lockdown, syempre, may down payment na kasi ako sa isang kotse. So, I'm getting it after lockdown. Project car ulit yun. So, and I really plan to, you know, papapugiin ko palalo. So, and ayusin ko, i-maintain ko, and I want you guys to be involved sa lahat ng mangyayari sa coaching yun, you know, from start to finish. Diba? So, you know, kung may mga project rin kayo na kotse, pagpatuloy nyo lang. I mean, magastos nga, pero masaya. And it's my son's second birthday today, so ayun nga, you know, syempre, malungkot na hindi ko kasama ngayon sa second birthday niya, kasi I wasn't even there in his first birthday. He was in Japan, and second birthday niya ngayon, and hindi ko siya kasama. Pero, syempre, may lockdown eh. Iniintindi ko. And, you know, I just wish him the best talaga. You know, he deserves all the happiness in the world. So, ayun lang. So, I'll see you guys in my next video. Sana sa next video, hindi na ako tamaan ng allergy. Sige guys, ingat kayo. Stay safe ngayong lockdown. Huwag masyadong lumabas. Peace!